Mariñang itinanggi ang bintang sa kanya. Hindi raw niya alam na peke pala ang mga ibinibentang tiket sa kanya at 2 linggo pa lang siya nagtatrabaho sa ESAG. Mahigit dalawang daang kababaihan na nasagip ng mga awtoridad mula sa itinuturong prostitution den sa Balate, Maynila. Karamihan naman sa mga babaeng nasagip ay mga menor de edad. Narito ang report ni Catherine Inson. Magkasanib na isinagawa ng Philippine National Police, Department of Justice, Department of Labor at Department of Social Welfare and Development ang isang operasyon kagabing alas 10 para i-rescue ang mga batang kababaihan mula sa LA Cafe sa Malate, Maynila. Gunsod na rin ito ng nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng human trafficking sa bansa, na karamihang nabibiktima ay mga minor de edad. Magsasagawa ng walang humpay na operation against this human trafficker. Sa kasagsagan ng operasyon, may mga nagalit at nagreklamo. Hindi raw sila kabilang sa mga babaeng nagbebenta ng aliw sa mga foreigners na dumadayo sa bansa. Hindi ko po alam, ma'am, kasi bago lang ako dito nag-board. At saka ayon ng ano ko, nagbo-board ako dito, itong pangalan ko at wala akong alam. Ayon sa mga otoridad, biktima lamang ang mga kababaeng nito. Kaya nais nilang tulungan. Yung mga babae na yan are victims whom we are rescuing. Pati itong dormitoryo na ito na sinasabing pinagkukutaan ng mga babae na nagtatrabaho sa club na ni-raid ng mga otoridad ay hindi nakaligtas sa kanila. Todo tanggi naman ang 2 babae na tinuturong bugaw. Wala raw silang alam sa sinasabi ng mga otoridad. Hindi ako lumalapit kahit kanina. Hindi po. Diyan, nag-aasis lang kami. Kasama lang ako dyan. Pero sabi ng mga pulis, sa 2 linggong surveillance na kanilang ginawa, kumpirmadong bugaw ang 2. Yung agent namin na pulis dyan na nandyan is inoferan na nila ng ano. Kaya pagdating namin dyan, alam na namin kung sino lahat yung mga bugaw. Hindi bababa sa halos 200 kababaihan ang na-rescue ng mga otoridad. Pansamantala rin isasara ang club na sinalakay habang inihahanda ang kaso laban sa may-ari. Hindi lahat ng mga babae na dinampot ng mga otoridad dito ay kasama sa human trafficking. Pero ayon sa kanila, patuloy pa rin ang investigasyon ukol dito. Ito turn over sa pangangalaga ng DSWD ang mga kababaihan na nadampot. Mula dito sa Maynila, Catherine Inson sa Pulse News 5. Mga minor de edad ba yun? Eh, mukhang mga lola na. Parang kasing edad ng lola ko yun. Oh. Ay, maaaring minor de edad yun, no, 1965. Yung LA Cafe pala, eh, medyo may kalokohan pala dyan. No? Kasi nadadaanan ko yan eh. Uh-huh. Sabi ko, magkape kaya ako dyan sa LA Cafe. Hindi, kasama ko yung anak ko. Oh, nakita ko, LA, oh. Wala kasi, naman. Kasi cafe. Cafe, nakalagay. Oh. Gusto kong mag-kape. Yung palabuti na lang, eh, may report si Catherine. Parang kwan din yan, eh. Yung nadadaanan ko rin noon, nakala ko eh, talaga yung Cafe Malate. Sabi ko, Kala mo, kape lang? Kape lang rin. Yun pala, inuman pala yun. Maraming. Kaya mas maganda yung pinupuntahan ni Direct Jim Liberan dyan sa University sa Quezon Avenue. Talaga, eskwelahan mo yun. Isang lalaki naman ang patay matapos pagbabarilin sa Litex Road sa Quezon City. Nagbabalik si Erica Tapalya. Dead on the spot ang 19-anyos na lalaki ito na kinilalang si Roberto Villanueva Jr. matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect dito sa Mango, kanto ng Castillo Street, Litex, Quezon City. Nakatakbo naman sa madrina eskinita ang kanyang kasamang tinamaan din ng bala pero natumba rin ito kaya ay sinugod sa pagamutan. Pero ayon sa mga nakakita, dead on arrival na rin ito pagdating sa ospital. Natutulog ho kami. Just wala na po, hindi naman namin, alam ko sino yun. Nasa narinig namin, putok na lang. Sabi ng kapatid ng biktima, posibleng alitan ng mga kabataan daw ang nangyari. At sa madilim na bahaging ito, nagpag-abot. Pinag-tripan kasi dito sa skinita na to, lagi itong ano, lagi may namamatay dyan. Dapat lalagyan ng ilaw yan. Kasi may pantaong mamatay sa skinita na yan eh. Dahil walang ilaw. Nangangamba naman ang mga tao sa lugar dahil sa madalas na away kabataang na uuwi sa krimen dahil na rin sa madilim na lugar. Patuloy naman nag-iimbestiga ang mga pulis upang matukoy kung sino ang mga salarin. Erica Tapalya, sa Pulse News 5. Alam naming maraming nakakamiss sa kanya. Don't worry, maaga siyang nagising para sa inyo ngayong umaga. Nasa Tondo si Ariel with a capital A para sa pamimigay ng school supplies sa ating mga kapatid doon. Ariel, kamusta na dyan? Yo, ito ba yan?
Hi! Nga pala, I miss you too. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ariel with the capital A. At nandito po kami ngayon sa F. Benitez Elementary School dito sa Solis, Tondo, Manila. At meron po kasing proyekto ang News 5. Ito po ay ang tawag dito ay Oplan Sigla sa Eskwela. Ito po ay para sa ating mga estudyante. At para malaman po natin tungkol dyan ay nandito po ang head ng Public Service News 5 na napakaganda at bagong ligo na si Ms. Cheryl Yao. Ma'am Cheryl, good morning po sa inyo. Hello, good morning Ariel. Narito nga po tayo sa Tondo, Manila para turuan ng proper hygiene ang mga bata. Gusto natin kasi na makatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng AH1N1 flu. Okay, so mamaya po magkakaroon ng mga paliguan dito. May mga konting tuturuan sa haircut. Kasi siyempre, nga pala ma'am, alam niyo naman, siyempre napakagalante ng News 5, di ba? At kwentuhan niyo po kami, mamimigay tayo ng mga bag at ano po ba yung nasa loob niyan? Okay, buksan natin. Bukod sa school supplies, meron din tayong hygiene products. Unang-una, mamimigay tayo ng notebooks. Okay. Meron din ditong ball pen at may nail cutter pa, ha? Ayan. Okay. Ito naman, sa pangalawang... Okay. Ito, meron tuwalya para wow, sa pagligo mamaya ng mga bata. Kasi gusto natin silang turuan ng tamang paraan ng pagligo. Meron palang tamang paraan, ano? Oo, lalo na yung pagsashampoo ng buhok. At pagkatapos nun, meron pa tayong mga ipamimigay na cotton buds. Meron pa tayong... Okay, etong... O, diba? May pulbo pa. At shampoo. Mamaya, magtuturo rin tayo ng proper hand washing. Ayan kasi yung mga, kumbaga, kailangan matutunan simula grade 1 pa lang. Para naman, kapag nasa eskwelahan sila, makaiwas sila sa mga sakit. Okay, sana si maganda po yan. Napaka-informative. Dahil to si Maverick, kailangan rin matutunan niya ang tamang pagligo. Kasi meron palang tamang pagligo. At saka hindi, marami po ito mga kaibigan. Bibigyan po natin ba lahat to? Ang mga grade 1 students ang ating beneficiaries. Nasa 800 ang mga estudyante rito na grade 1 sa F. Benitez. Okay. Ma'am, question lang. Kayo po ba ay kailan niyo po talaga natutunan ang tamang pagligo? Siguro mga nasa 7 to 8 years old. Ah, okay. Kasi mga kaibigan, napaka-importante po ito dahil para maiwasan ang sakit. Tsaka pag malinis ka, makakapag-isip ka ng mabuti. Tama po ba? Tama. At bukod dyan, Ariel, bukod sa pagligo, sa tamang paghugas ng kamay, bibigyan pa natin sila ng libreng gupit sa buhok. Ah, talaga? Yes. Kasi syempre, kasama rin dapat ang proper grooming para naman maging masigla sila sa kanilang araw-araw na pagpasok sa eskwela. At may mga doktor pang darating, mga ENT doctors, para turuan sila ng proper ENT hygiene, yung tamang paglinis ng tenga. Alam mo bang, hindi pala dapat linisin ng tenga araw-araw. Kumbaga, iko-cotton buds mo ang tenga araw-araw. Bawal daw pala yon, sabi ng mga doktor. Kasi pwedeng ma-irritate yung kanilang tenga. At nga pala, may tanong lang po ako. Buti nandito po kayo. Ito bang ginagamit kong dog shampoo? Ito ba, hindi ba pwede to? Para sa'yo, pwede na rin. Pero para sa mga bata, malabo. Well, alam mo, Cheryl, namimiss ko yan sila Papa Erwin, sila Papa Martin, si Lord, at si yung may crush akin, si Miss Yao nga pala. So, mamaya mga kaibigan, ay magkakaroon po ng mga events dito, magpapaligo po kami ng bata. Panoorin niyo po rin yan sa Action mamaya at siyempre sa Totoo TV sa Monday, ilalabas rin natin ito. Tama po ba? Tama, at makakasama rin natin siyempre ang magandang si Sean Yao na hindi kami magkamag-anak, magkaapelido lang po, at si Cheryl Cosim. Ayun, parang pinaghalo po siyang Cheryl Cosim at Sean Yao. Cheryl Yao, ayan, pinaghalo. Okay ma'am, maraming salamat po at sana namimiss niyo ako dyan at lalo na si Sean Yao. I miss you too. Okay. So mamaya mag-i-interview po tayo ng... Ito, nandito po ang principal ng Benitez Elementary School. Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning, Ariel. At sa lahat ng mga nanonood sa TV5. Ma'am, mukhang hindi po kayo prepared. Parang hindi kayo nag-parlor bago pumunta rito.
Ay, siyempre naman, gagaya ako sa iyong ganyang